Hello everyone, this is Rulad Buhol. Welcome to Champ TV. Special na bisita. Ayan, game na. Suntukan na. Magandang hapon at magandang ano bang oras sa inyo dyan sa Las Vegas, Sir Roland. Right now is 1:11 a.m. Nang madaling araw dito po sa Las Vegas. So magandang hapon po sa inyo dyan, Kuya. Salamat ha, sa pagpapaunlak mo sa amin. Munting palatuntunan kahit magpupuyat ka ng konti. No problem. Okay. No problem. Ganda ng iyong background. Hindi pa nga. Tapos yung Champ TV na iyong podcast, di ba? Yes. Anong araw nga yan? Actually, it depends of the guest kasi nag-i-interview ako ng mga movie actor, actress, singers, mga lead vocalist, and also the ex-boxers. Okay, bago tayo magpatuloy, batiin natin yung mga ibang sumusubaybay sa atin. Si Ed Borada, si Dennis Orlando Eroa na sports writer, si Tokayong Teddy Juanillo, Adam Ong, Alejandro Bobadilla. Mamaya babanggitin pa natin yung iba. Okay, kamusta ka po dyan, sir, sa Las Vegas? Mabuti naman po. At sa awa ng Diyos, healthy naman. We're trying to avoid that COVID-19 kasi makatamaan tayo. Kailangan, doble ingat. At si Roland Buhol po ay dating kampiyon nga ng IBF sa flyweight division. Yes, at si Roland, hindi po siya Buholano. Negrense po siya. Oh, tama ba? Yes. Yes, sir. Saan ka nga sa Negros Occidental? Sa Himamaylan ako pinanganak. And then doon ako nagtapos ng elementary at saka high school. At saka actually doon ako na-discover sa boxing sa school namin. Okay. And then tapos lumipat. Ano, high school ka pa lang noon, elementary pa lang. Kasi ganitong istorya niya kasi sige. Galing ako ng sa Himamaylan talaga ako pinanganak. Mm-hmm. After 1 week, tinala ako ng parents ko sa Bacolod, Murcia. Yun. And then after that pag nag-aral ako doon elementary until I think grade 3. Tapos ng grade 4 ako, lumipat ako doon sa Himamaylan Central School until nag-graduate ako ng elementary. Tapos nag-high school ako sa Himamaylan High School. Yun. At doon ka nga na-discover kamo sa iyong boxing career. Yes, sir. May mga amateur contest o palisahan doon sa inyong lugar? Oo. Nag-umpisa, ganito yan eh. Sa doon kasi nang nakatira na ako doon sa grandparents ko. Sa mother ko. Kasi I'm the only child for the first marriage. Mm. My dad passed away when I was only 1.5 years old. Wow. Yeah, kaya batang-bata, wala akong alam. Pero kaya medyo lumaki ako ng konti sa lola ko. Mm-hmm. Tapos yun nga, siyempre habang lumalaki ako, hinahanap ko yung mother ko, ito nalaman ko nga doon. So lumipat ako doon para makapiling ko yung mother ko hanggat na makatapos ako ng high school. Then we go back to kung paano ako mag-start doon sa school. Mayroon akong ng Sikandir High School ako, yung teacher ko sa industrial arts, si Domingo M. Corimao Jr. namatay na yun. God bless his soul. Anyway, sinabi niya sa akin, sabi niya, may intramurals tayo dito. Gusto mo sumali sa boxing? Sabi ko, sir, sige, subukan natin. Sabi ko, parang katuwaan lang. Talagang hindi ako serious. Katuwaan lang talaga. Sige. Yun, sinali ako doon. Nanalo ako. Tapos pagkatapos ng intramurals, pinalaban ako ng intercity, provincial meet. Nang provincial meet na, yun na yun, alam mo naman nung araw, nung panahon na yan, ng 1980s, di ba? Sikat yung Bacolod team at saka Bago team. Sa larangan ng boxing. Yes, kasi nilalaban na sila sa Asian Games eh.
Okay, So, so nang nag-champion ako doon, na nakalabang ko doon sa Bakulod na, ay iwan ko ito, bago o Bakulod yung nakalabang ko sa final, nanalo ako doon ng gold. So, tapos nang nanalo ako ng gold, hindi, re-represent ako sa West Visayan Meet, yung buong regional. Regional meet. So, yes, kasi nilalaban sila sa okay. Asian Games. Okay. So, nag-iiko ata, sir. Okay. Okay. Tapos, ano, tapos nilalaban ako ng regional meet. Taka muna, tapos, bago ka umaakyat sa Baitang ng from the school, city, tapos pati region. Nagkakaroon ka na ng training? May nagtuturo na sa'yo? Yeah, absolutely. Yeah. Before that, kasi may kapitbahay kami doon sa, ano, kasi doon sa Morsha, may kapitbahay kasi yung kami doon na may marunong mag-boxing. Actually, Bisaya siya eh. Taga Cebu, Batayan, Cebu. Pero doon sa tumira, nakapag-asawa doon sa amin. So, tapos yung grandmother ko, sa father's side, siyam sila magkakapatid, puro lalaki. Tapos, sabi nila, yo, mag-aral ka ng ano ng boxing para self-defense daw o self-defense. Oh. Dahil puro lalaki nga yung mga ano mo. Actually, hindi pala, boxing muna pinag-aral sa akin, yung karate at sa nila. Okay. Allergy ako. Yung kung po kung tao, nung araw uso yung kung po. Ah, kung po. Yun ang pinag-aralan ko muna para daw self-defense, sabi ng grandma. Tama. Tapos, ito naman yung uncle ko, yung nakakatandang kapatid ng mga tatay ko. Sabi niya, oh, huwag ka na mag-boxing, huwag ka na mag-karate, walang mangyayari sa'yo dyan. Mag-switch ka sa boxing, sabi niya. So, yun, nag-switch ako sa boxing. At isa pa yon, naging motivation sa akin yung laban ni Joe Frazier at saka ni Muhammad Ali. Sa Manila. Na 1975, sa Trela in Manila, sa Arena Coliseum. Yun yung nagbukas. Pero batang bata ka pa noon. Oo, bata pa. Elementary nga eh. Hindi sabihin tapo, ko, sinusubaybayan mo na pala yung mga big time na boxing bouts. Noong araw, black and white pa, di ba? Oo. Maalala ko noong araw eh. Pag mayroon kaming, siyempre magpasok ako sa elementary, di ba? Pag pauwi kami, mayroon kong kaibigan doon na, ano, his name is Renisian, yung kala ko namatay na rin ata yun. Siya yung, ano, mayroon siyang sariling jeep. Lagi niya akong pinapasakay ng pagpauwi. Kasi malayo yung nilalakad ko eh. Siguro, over 4 miles, one way. Wow! Kaya kumisang pinapasakay niya ako. Tapos ang pag mayroon silang TV, black and white. So lahat mga estudyante doon nanonood ng alaala ko yung worldwide of sports. Pinapalabas doon eh. Basta mayroong, di ko alam kung Wednesday o Friday, mayroong pinapalabas yung boxing, all about boxing, Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, during that time. Yun, nakasilip kami doon sa ano, sa butas. Para kahit na maggabi na ako umuwi, basta makapanood lang. Yun. Tapos, like I said, may meron akong tumuro sa akin doon, di ba? Tapos, may sabi na akil ko, switch sa regular boxing, di ba? So, pag switch ko na regular boxing, yun na yung umpisa, yung sumasali na ako ng mga intramurals, intercity, provincial meet, hanggat nag-champion ako ng West Visayan meet. Ayun. Nag-champion ako ng West Visayan meet, umuwi na, bumuwi ako sa Bakulod, sa province, I mean sa town ko, sa Himaw Island, kasi graduating ako ng Gray High School. So, okay. Before ng graduation, nagkataon naman, mayroong palarong pambansa 1983 sa Tacloban City, sa bayan ni Imelda Marcos. Mm-hmm. So, ngayon, ang gusto kasi ng matagal na yun eh, sa paglaom, kasi nag-iisa lang ako na taga Himamaylan na nag-gold. The rest na kasama ko, puro lahat sa, ano, sa Bakulod and Bago Team. Andun na sila. So malaki ang distance ng Bakulod at saka Himamaylan, over 80 miles, kilometer, 80 kilometers. Oh, malayo. Alayo. Kasi parang kaya gusto nila mangyari, baka hindi na ako sama, papalitan na lang ako, yung silver medal na lang ipapadala, kasi daw malayo ako at saka mahirap ako masubaybayan.
So, pero inilaban nata ng ano ko yun, yung ano ko, yung coach ko. Coach, oo. Yung, tsaka yung principal namin sa school na tedre. Oh my God. May ano ko eh. Malamig ba dyan ngayon? Malamig na ba? Malamig pa ba? Oo, malamig pa ba ano pa dito eh. Tapos ha, naka-aircon pa ako. Mm-hmm. Tapos ano, so inila, nag-file ata sila ng, sa ano ba tawag doon, para ako ipapadala? Petition, petition. Yes, yes. Nagtulong-tulong yung ano, mga, lahat ng mga principal doon at saka may mga city administrator ata. Ayun, napilitan. Tapos pero sabi ng doon sa bago, sa Paglaom Sports Complex kami. Sa Negros, oo. Sabi sa Paglaom Sports Complex, kailangan doon ako, ano, lilipat ako doon para masubaybayan ako. Hindi po. Titraining ka rin, oo. Kasi ang layo eh. Mm-hmm. So, yun na yun. Kaya napilitan ako doon, nagtira doon sa Paglaom hanggat nakapunta kami ng Palarong Pambansa. Okay. Ngayon, tapos? Okay, nanalo ka doon? Nanalo ka ba doon? Silver medal lang ako. Talo ako sa final. Okay. Okay. Tapos, pagkatapos ng Palarong Pambansa, umuwi ako ng Himamaylan. Attend ako ng graduation. Tapos, pagkatapos ng graduation, ang plano ko talaga, pupunta ako ng Manila kasi meron akong uncle sa father's side, sa Bohol side, nakatira sa Beep Homes Paranaque. Okay. Hindi ko naman alam na malapit pala yung Ilorde Sports Center. Nasa sukat. Sukat Road. So sabi ni Ross, mayroon isang tao na dating kay isang boxer, ex-boxer, professional boxer to ha. Mm-hmm. Ni si Ross Alamikid. Baka natandaan mo yun. Ross Alamikid. Yeah. Kasabayan niya si Ilorde at saka ka-sparring partner niya noong araw. Kakakilala niya ng personal. Sabi niya sa akin, gusto mo talaga mag-boxing? Sabi ko, opo. Gusto mo ipapakilala kita kay Plasy Lorde? Sa kilala mo ba si Plasy Lorde? Sabi ko, opo yun. Idol ko yan. Kasi sabi ko, kasi noong araw may sa EM Radio, mayroong drama si Plasy Lorde. Okay. Yung true to life story niya. Lagi ko pinapanood yun. Pinapakinggan yun. So, kabisado mong buhay ni Flash. Parang ganun. Tapos, nang sinabi ni Rosa Labikid na dalalin niya ko doon, ipapakilala niya ako kay Plasy Lorde, tuwa ako. Sabi ko, sige. So, pagkatapos ng graduation, everything, 1 week after, sabi ko, kinausap ko yung nanay ko kasi nag-isang anak ako, di ba? Sabi ko, pupunta ko na Manila, doon lang ako tapos tutuloy ko yung pagbabaksin ko doon. I-meet ko rin si Plasy Lorde. Kami nanay ko, sabi na niya, wag mo na, ano mo na yung boxing, walang mangyayari sa'yo dyan. Tutol si nanay. Kasi hindi niya alam, kasi siyempre mga nanay, at lalo sa probinsya, parang iniisip nila, very impossible, di ba? Mm-hmm. Tapos, but that time, yung determination at desire ko na ipagpatuloy yung pagbabaksin ko talagang ano ako Sidido, determinado no? Determinado ako kahit sino pang sumisira sa akin kasi alam mo nung kasi nung payat ako eh payat ako sa probinsya. Teka muna, nung elementarya ka ba, ano ka ba, nakakaroon ka na ng pakikipagsuntukan sa iyong kapwa bata? Normal naman yan, di ba? Yes. Yeah. Alaala ko doon sa ano, sa Kulban pala. Sa Kulban Elementary School, doon mula sa ano. I think grade 2 ata ako, grade 3. Alam mo nung kasi nung araw, alam mo nung maliliit. Sulsul na mga kalaro eh, di ba? Hindi, maliliit pa kami, di ba? Alam mo yung mga bata nung araw, yung hindi naman. Pag may mga babae doon, di ba? Mga girlfriend na kunyari, pero puppy love, hindi naman ano yung girlfriend talaga. Yung pag tinignan mo, halimbawa may kasama siyang babae, tapos tinignan mo, pag tinignan mo yun, suntukan na kaagad yun. Ayaw. yung kasama. So, ang uso noong araw, pag halimbawa, tinignan ko yung ano, o tinignan na whatever, hihintayin na ako doon sa kanto.
Ayun. Suntukan yun. Bakbaka na. Bakbaka na. yung gloves namin, damit pa, t-shirt lang. Oh, binalot lang yung kabaho. Oh, tapos ang daming estudyante nakaikot, nanonood. Ayun. Oh, pala yun ang gusto. Bilang kabataan, oh, pare-pareho pa lang tayo noon. I think part of young, if you're young. Growing up. Talaga, oh, oh, part growing of growing up. Yes. Up. Yeah, yeah. Pero nung high school, wala na siguro dahil ano ka na eh. Ah, wala na. Amateur boxer ka na noon eh, no? Oh, oh, wala na noon. At saka natakot na sila sa'yo. Hindi nila titingnan kahit sinong kasama mo. Hindi, halos lahat noon, ano na, parang naging kaibigan ko na. Ah, kaibigan na. Sumusuporta may isip na eh, may isip na tayo. Oh, nagkakaedad na, naging matured na, kaya nare-realize na namin yun. Kaya, so, yun, nakakatuwa naman. Hanggang ngayon, nakakontakt na sa akin sa Facebook lahat, na halos lahat naka-print sa akin. Kailan ka ba naka-uwi huli dito sa atin, sa Pilipinas? 31 years ago. Uy, matagal na pala. Oo, almost. Tagal na. Yeah. Dapat pagkatapos ng pandemya, magkita-kita tayo. Oo nga eh. Yun na binabalak ko kasi gusto ko magbisita doon sa Himamaylan High School din. Kasi nag-donate. Tsaka may parangal yata sa iyo yung town, di ba? Oo. Kasi bala ko doon na tutulungan ko yung yes. sa abot na makakaya ko yung mga young generation. Kasi bago mag-pandemic, yung vice mayor na si Justin Silos Gatoslao, nag-mission na mission sa akin kung pwede daw ako mag-donate ng mga boxing equipment. Okay. So, yun. So, nagkataon naman, before the pandemic, na-receive nila yung package. Wow, good. Pinadala ko dito through LBC. Mm-hmm. Natanggap niya. Pero sabi ko sa kanila, pag natapos na yung pandemic, magpapadala ko every now and then. Kasi alam mo yung mga yes. equipment na yan, siyempre masisira din yun. So, parang isusupplyan ko sila, you know, para... Regularly. Yeah. Okay, Roland, mag-break lang tayo sandali. Pagbabalik natin, kikwento muna yung nasa Maynila ka na o nandun sa Paranaque, malapit sa Ilorde Gym. Okay, yes. Babalik po ang Ox makalipas ang ilang commercial.